Mini vlog! Hello mga Mari at Pare! Pagkagising na pagkagising ko nga, nagsalang na agad ako ng sinaing at nagpagkulo na din ng tubig. At pagkatapos, nagsalang na nga din pala ako ng lulugawin ko para kay Kulit. Dahil wala pa nga siyang gana kumain, kaya yan, nilulutuan ko pa siya ng lugaw para kahit papano ay malagyan ng laman yung tiyan niya. At pagkatapos, nagtimpla na nga din pala ako ng kape namin. Dahil kape is life nga tayo. At nung matapos na nga din pala kaming magkape, fast forward na nga tayo at nililinisan ko na nga din pala itong isda na nabili ni Josawa. Tilapia nga lang pala yung pinabili ko dahil sabi ko nga ay namiss ko na nga kumain ng pritong tilapia. At bumili nga siya ng 1 kilo na nagkakahalaga ng 140. At magandang isda nga to dahil nung nabili nga niya ay buhay na buhay pa nga daw, kaya fresh na fresh pa talaga at mas masarap iprito. At ayan na nga, kumukulo na nga din pala itong sinalang ko na lugaw. Ilagyan ko nga din pala yan dyan ng luya at manok na tira namin para naman kako maglasang manok din. Lutong kanin na nga pala yan dyan yung nilugaw ko. Ayaw din ba mga mi, naglulugaw ng lutong kanin? At nung pagkaluto nga ng lugaw, sinalang ko na agad itong kawali para makapagprito na din agad ako ng isda. At syempre, nung uminit na yung kawali, nilagay ko na agad yung mantika. At nilagyan ko nga pala yan dyan ng luya at bawang para pangtanggal nga ng lansa. At syempre, sinunod ko na paglagay yung isda. At nung na-golden brown na nga, babalikta rin na natin para hindi naman masunog yung kabila. Nahirapan nga akong magbalikta dito dahil dikit na dikit nga siya sa kawali. At fast forward na nga tayo at ayan, malapit na nga pala akong matapos magprito. At ayan, gagawa na pala tayo ng pangmalakasang sausawan. Syempre, pagpritong isda, hindi talaga tumawawala itong sausawan. Dahil ang sausawan na to ay isa din talaga sa magpapasarap at magpapagana sa iyo sa pagkain, lalo na at maanghang. Ayan, nilagyan ko na nga din pala yan dyan ng malaking sibuyas at kalamansi. At syempre, hindi talaga mawawala itong sili. Ginupit-gupit ko nga lang yan dyan ng maliliit at pagkatapos nilagyan ko ng toyo. At tiyan, luto na! Let's eat! Thank you Lord sa blessing! Napakasarap naman talaga nitong pritong tilapia, lalo na at may sausawan din. Habang nagvo-voice over ako, bigla tuloy akong natakam ulit. At syempre, pagkatapos kumain, alam nyo na kung anong kasunod. Maghuhugas na naman tayo ng ating pinagkainan. At dahil wala namang ibang maghuhugas nito, kundi ako lang din talaga. At pasintabi po sa aking malaking braso, wag na wag nyo na ngang pansinin yan dahil pinaghirapan ko yung palakihin. Charot. At ayan, nung natapos na nga pala akong maghugas, nilinisan ko na nga din pala itong lababo namin. At pagkatapos, sinunod ko na nga din palang iligpit itong higaan namin. Automatic nga pala itong higaan namin, na-a-adjust, charot. At dahil maliit na lang yung space namin, kaya ayan, ginawa na ni Josawa ng paraan. Pag maliit talaga yung tirahan nyo, para paraan na lang talaga para magkasya kayo. Diba? Mindset ba? Mindset, charot. Usha, yun lang muna ang ganap namin for to this video. Daghag, salamat sa paglantaw. God bless.